Ng Metro. At ngayon, nandito tayo sa Barangay Viejo, Makati City at makakapanayam natin mamaya si Barangay Chairperson Henrich Tadeos Angeles. Tara! Yun ang iniisip ko noon pa kung ano yung strategy. Yeah, yung, ano yung paraan para hindi sila gumamit. Oo, talagang may mga ano, may mga hindi mapigilan. Pero naman napipigilan kasi yung mga ibang nagre-rehab. Pagbalik naman lang, wala lang. Ng bahay. Okay. Nare-realize nila, nahirap sa rehab. Kakaroon kami ng dalis. Kawawa naman kami. So hindi na sila gagamit. Di ba? Pero iba talaga naman, kahit nakulong na, tuloy-tuloy pa. Hindi ko alam kung ano yung meron dyan sa illegal drugs na ba't hindi nila maiwasan. Paano po yung mga sports programs? Ay, kasi one of the... Sa totoo lang, meron ngayong paliga si ano, si Congressman Luis Campos. Mag-opening kami this month. Maganda yung porto dito na, wag lang ako dyan. Lang po yan. Pinarenovate ni Mayor. Mayor. Sabi ni Vice Medic, kami pang Luis, na-renovate. So, ka-open lang namin noong yan, December. Okay. Pwede kami maglaro dyan. Kaso nga, pare, Caracol, yung Makati Festival ng mga. Ayun sa February 29. So, lahat ng barangays, yung cluster, meron silang entry. May panalbiyo din po kayo? Meron din, sa babayan. Panalbiyo naman, meron din. Pagkakawa yung charges. Like anong klase ng live of food? Ngayon, meron yung test the initiative. Meron din mga initiative ang barangay. Yung mga rush making, mga mark making, floor mark making. Yung na rin mo. Siya, pag may sila yung juice. Magawa sila ng musiket pa. Tapos yung empanada. May ano ba ito? May qualification ba ito para sa Mali? Or wala? Wala. Open travel. Hindi, kasi meron na kaming mga staff siya sa live so, meron na kami ng apat na tao. So, kung meron silang gusto kong hiling ito sa kagawa ng program. Si Kagawad naman, isa sa PJ program. Atin, ngayon, for next year, sa sabit yun. Kailangan may implement yun. Kasi kailangan may nasa may investment nila. Kasi pag wala, hindi nang pwede yung gastos ka lang yung gastos na nakasaklan. Sa Enco, mapunta ko sa Enco, kumusta po yung may, di ba may directed test sa DILG? Ano pong ano sa Enco? Meron kaming coordination kaya yung center sa health center kasi sa lahat. Alam naman na kasi dito kasi sa ano sa totoo lang sa Makati. Ano eh, proactive si Makati. Actually, totoo lang. Totoo lang, wala kami peacekeeper. Kung sa Belag Nertro, yung isang araw nga, yung mismo doktora namin ang ano eh, pumunta doon sa bahay kasi mataas daw. Belag Nertro. Seryoso. Pumunta siya sa kabilang kalye. Dok, saan ko pumunta? Hindi, meron daw may lagdag dito. Matigdan, baka naman ano. ganun siya. Hands on. So, okay naman kami. Hindi naman kayo nabigay ng mga face mask. Mas, ano, ubusan. Lahat ubusan? Oh, aming ano nga, yung aming supply sa rescue.
sa fire, naubos. Kasi meron kami ano, fire and rescue committee. Hmm. Alam mo kung pumunta dito sa inyo, parang yun, meron nga. Ah, maganda ang baga. Salamat lang po ako sa pulso ng Metro from DCXL at siyempre, binisita ako rito sa aking office dito sa Pati City at yung mga programa namin yung projects namin na darating ay pwede pala nila i-cover para malam dito na ang constituency ng kalapit na barangay. Ganun din ang DCXL pulso ng Metro ay open dito sa aming barangay anytime. Kung gusto nila kami bisitahin, meron silang kailangan sa amin, open lang po ang aming barangay. Ilan po at maraming salamat sa DCXL pulso ng Metro. Magandang umaga po. Ayan mga kalajo, nakabalik na nga tayo dito sa DZXL at kanina nga nakausap natin si Barangay Chairman Heinrich Tudeyes Angeles at sinabi niya kung ano yung mga gusto niya pang gawin para sa kanyang barangay at kung ano pa yung mga kailangan ayusin bago matapos ang kanyang termino. At syempre sabi nga ni Barangay Chairman ay ready siya at parang open ang barangay niya para sa DZXL. Ay like lang po sa YouTube at Facebook ang RMN DZXL 558 Manila at ang Radyo Trabaho. Maraming salamat! Bye! DZXL, Pulso ng Metro!